kaya ang taas ko ng nung pollution level sa river system. But that was the basis for the issuance of the notice of violation and the notice of closure to the mining company. But when you say milligrams per liter, I mean, we're talking about, are you referring to what substances in particular? Yun pong water sample ng sa liver. Which eighth element particularly? This pertains to the pollution level of the water. Because the sampling for heavy metals contamination pertains to another test. But for the pollution level, the laboratory test is called TSS, total suspended substances in the water system. So we have this pollution report of the EMB. So with that, they were ordered to close operations until such time that the safety of the TP3 is ensured. And also, you mentioned that the local residents themselves are engaged in mining. Yes. How do we know that this hesitation did come from them? And doesn't that give them an ulterior motive to want to remove a competitor? Their mining is panning. But it's still a competitor. Gold panning. How can you compete with Felix? Yeah, they still want to remove it. By having it removed, I mean, they would want a company that that removes gold to be removed from the area, so they will have full access. Wouldn't that be... The small-scale mining in Pingue, distant to na yun, 100 years ago pa. Ang ginagawa nila ngayon is dun sa river system, sa bed, the remnants ng mga erosion, dun sila nagpapaning. Hindi sila naghuhupay sa gilid ng mundo, katulad ng compost nila, naghuhupay. Dun lang sila sa river system, sa bed, nagpapaning, which is a price of 1 gram per month, per family. So maliit lang yun. Ang problema nila, hindi na sila makapag-gold panning kasi napuno na ng my tailings deposit. So, yun ang problema nila. So, wala na silang kabuhay, wala na silang pag-isdaan, wala na silang panning. At saka yung panning nila, during summer time lang, yung wala silang agricultural activities. So, parang extra income lang nila. Kasi na yung 1 gram per month na nakukuha na sa riverbed. Kasi bawal naman yung bukay ng gilid eh. Yun ang traditional na ginagawa nila doon sa Pinggit, doon pa. So, hindi naman siguro masabi natin na ayaw nila ng Piles kasi kung pwede to, hindi naman sila nagharap ng maraming gold eh. So, kanila, additional income doon sa agricultural activities nila. Bishop, may pinali ulit tayo. Okay. Any questions sa ating mga kasama sa media? You just raise your hands or raise your voice. Sino ba may-ari ng Felix? Pagka record daw po, sino ba may-ari ng Felix? Sino ba may makakasagot? Si Manny Pangilinan, kasi natin nakita namin sa maraming sulat ng MGU na direkta sa mismong may-ari. Sulat na rin, makakaawa kay Manny Pangilinan. Pwede po ba magbayan kayo ng buwis? At hawak namin yung mga sulat po na yun. Ano ang kinalaman dito ng DBP Biheslon, kung meron man? Doon na take over yung shares ng PX because of that loan. May kinalaman dito San Miguel. Kasi yung power facility, yung power generation, ang nabili ito from Nakapukor ng San Miguel Corporation. Kaya kung masira itong dam na nagsusupply ng power, apektado ang San Miguel Corporation. Kaaway sila doon. Ano yan? Anyway, lalabas naman sa ombudsman yan. Pero ibang kaso yun, ikaw din dyan sa ownership structure ng PX. Pollution muna. Pollution muna tayo. Okay. May isa pa tayong set dito ng, guest. Apektado rin sila, essentially, kung bumaba yung mine tailings, talaga maging pamaminsala doon sa irrigasyon at doon sa, si Kajimi Tadeo. I say great. Araw sa inyong lahat.
Narilito po kami kasama namin ng Department of Agricultural Employees Association at sa bayanong magpupili ng kakaisa. Na sana po mapagilan ang pagtangka ng pamahalang akin ng nalusawi ng daan. Alam po bang kahalagahan ng pag nalusaw po ang daan, ang CARP implemento, yung pong Hacienda Luisita, ay mananatili sa kanilang kamay. Napaka-terrible po ng plano na ito. Kung po umupo siya ng huli ng 2010, napaka-interesado ni Presidente Pinoy doon sa pagwawakas ng programa na ito. At lulusawin po nila, napumasa po namin, nandito po yung mga dokumento namin sa public hearing ko, sa Congress hearing ko, sa Committee on Agriculture Reform, inamin po ng budget, natanungin Congressman Walden Vero, talaga bang i-abolish niyo ang GAN ng June 30, 2014? Inamin po nila. At nandito po yung marginal note ni Secretary Abad ng Budget, kay Mr. Mario Repag. Nandito po yung marginal note. Babasahin ko po sa inyo. In particular, if that is going to wind down by 2014, show how PS or personal service is going to go zero budget by 2014. Kaya sa June 30, zero budget na ho yung DAR. Ship of support services to the aid. Ngayon po sa budget ho ng 2013, kung sana ho, na yung pong personnel ng Program Beneficial Development na 5,635, pati ho yung budget inilipat na sa DA. Natanong nun namin ang DA, naku ka Jimmy, pag ginawa ninyo yan, mahuubos ang pera yan, walang mangyayari. Eh, ba't ng anomalya ang DA? Devolve pa. Nandito ang fertilizer ta, Swanscam, Cityscam, ang Kitangcor, 7 billion yun. Yung ASAP, nandito rin. At sabi ni Secretary Alcantara, kung hindi kami handa, ano ba ito? Kung titignan po natin. Ang kailangan po natin itong mapigilan kasi napakalaki kong panganib nito. Tandaan po ninyo ang daang taon sinumula na pagkibaka sa Forum Agrario. Iantas po ni Pasyon ang kanyang katipunan ng ating mga ninuno. Libong buhay ang nakulo, ang namatay. Ito ang magwawakas na ito, ano ba ninyo mangyayari? Ang mangyayari po, ang Hacienda Luisita, ang tulo, ay mananatili sa Cohuangco family. Hindi po ito may pamamahagi. Bakit po? Eh, sa kadahilan na po, wala nang CARP implemento eh. Lusaw na yung GAR. Sino pa magpapatupad ng program? Kalwatanan ng non-conversion. Mananatili sa kamay nila. Ilang identification ng farmer beneficiary sa Hacienda Luisita bibilang ng mga taon. Validation bibilang ng mga taon. Pag nilusaw mo ng June 30, 2014, hindi pa nagmamahagi yung lupa. Simple. Ang lupa ay mananatili sa kamay ng mga Cohuangco. Ganun po, I think, ang balahin po nila. Ngayon pong 2030 sa budget, inuulit ko po sa inyo, umpisa na po ito sa special provision item number 5, ang paglilipat ng kalahati ng tauhan ng DA at pati po budget sa kanila. Ito po ang sinasabi po sa isang meeting ng coconut industry, poverty reduction roadmap. Nung pinag-uusapan ng pamamahagi ng lupa sa coconut, ano sabi ni Mr. Mario Lempagos? Anong pinag-uusapan yung land acquisition sa coconut? Eh, hindi pa ninyo alam. June 30, 2014, ay legally abolished na ang DAR. Hindi mo ba nyo naiisip lang? Sa dalawang taon mo lang yan, hindi pa nagpapamahagi ang Hacienda Luisita. Kung hindi pa nagpapamahagi sa maikling salita, ang Hacienda Luisita mananatili sa mga Cohuangco. Ganun po katindi ang... Kaya Jimmy, maliban sa Hacienda Luisita, ilang libong hektarya pa ang maiiwang hindi nagpapamahagi? Ito na ang ano, nakalain ba ninyo na sa loob ng tatlong taon mula noong 2009 ng July 1, ang naipamahagi lamang ay 298,400 hectares of land or 100 hectares per year. So, ilang po ang imbalasin pa po, 941,400 to 700 hectares of land. 941,402.700 ang natitira. Kung 900,000, dalawang taon na lang nalalaki. Sa may salita, ang magiging balansi, 700,000. Bunga po nitong pagbabawas ng tao, nagkaroon po ng complete paralysis ng DAR. Wala na po nagtatrabaho. Bishop, paano natin matatapos ito? Kung meron complete paralysis, isinabay pa nila. Wrong signal. Of tangent, wala sa lugar na ipapahayag mo na magbabawas ka ng kalahati ng tao, complete paralysis na po. Kaya wala po na nangyayari ngayon sa implementation of the program. Sige, re-react si Bishop. Inanong mo eh. Kaya nga, natuwa tayo nung sona ni Pinoy nung nakaraang July, nasabi niya na stress na tatapusin niya ang programa sa 2014. Yung agrarian reform, natuwa tayo ron. Pero parang magkaiba yung signal ngayon. Ano bang tatapusin ng programa yung DAR? No, kung talagang tatapusin, dapat palakasin mo yung mag-i-implement noon.
bibigyan ng lahat ng suporta na kailangan yan. Pero ngayon, ang pinakakabalan sa budget na babawasan yung DAR, ang budget ng DAR, ay paano niya matatapos ngayon yan, ang programa? Kaya ano ba talaga ang balak niya? I-abolish po. Maliwanag na po natin signal. I-abolish po. Tanungin natin ka, Jimmy, yung ano, Pangulo ng DAREA, DAR Employees Association, si Ms. Nanette Pascual. Bakit po ba na-delay yung pamamahagi ng lupain natin ng programa? Marami pong dahilan. Kasi sa ngayon po, of the 1,200 noon, tapos 900,000 hectares po yung natitira, ito po, karamihan po ng mga naiwan na mga lupain na hindi na pamamahagi, ito po yung contentious. Marami pong mga legal na mga balakid. Ngayon, paano po namin ma-acquire at ma-distribute to sa mga magsasaka? Kung magbabawas sila ng tao, hindi pa man 2014, meron na pong pre-termination of the Agrarian Reform Program at magbabawas pa sila ng mga tao. Mga 7,000 po ang apektado dito out of the 10,000. Pero ang system po, magbabawas po sila ng mga regular plantilla positions, pero tuloy-tuloy naman yung pagkuha nila ng mga contract of service, job orders, na ang mga regular employees na po, yung nagbibigay sa kanila, sila pa yung nagtuturo sa kanila. Pero ang point po namin dito is talaga pong lumalaban kami for the deletion of item 5 dahil ang magiging hujat po nito, ang magiging end result po ay pre-termination of the Agrarian Reform Program na kung saan millions of ARPs ang matatamaan dito and thousands of DAR employees ay mawawalan ng trabaho. Ma'am, kung contentious ano ito, Lance, kaya hindi ba pamahagi? Tama ba ang pagkakaintindi kung nasa korte ang kaso? Madami pong may mga nakabinbin sa kaso. Ano pong ginagawa ng 7,000 na mag-determinate doon sa contention? Abogado po ba sila? Karamihan po ito ay salary grades 15 to grade 1. So, which means, yung mga bumababa ang ranggo na kung saan may mga mag-asawa pa dito. Yeah. Ano pong kaugnayan nun doon sa contentious case? Sila po yung nagpapatupad. Sila po yung kasama ng ating secretary, kasama po yung mga municipal agrarian reform officers, kasama po ng mga paros na nagdo-document ng mga ano na mga claim folders. Sila din po yung nagka-conduct minsan ng mga investigations po, yung ganyan. Meaning kung wala sila? Kung wala po sila, syempre, sa kanila ho nag-i-start yung documentation process ng mga claim folders bago mo ma-distribute yan, bago mo magkaroon ng valuation. So, sino ho ang gagawa nun kung tatanggalin mo na yung 7,000 plus? Meaning, pag wala yung 7,000, talo yung mga kaso? Ay, talo talaga. Walang mangyayari po. Pero hindi lang naman ang land reform natin na pamamahagi ng lupa. Kasama dyan ang mga support services. Sabi nila ibibigay lang support services sa DA. Pero ang DA walang kapasidad kasi devolved na yon. Hindi sila makakapunta sa mga sa mababa, sa mga barangay, sa mga towns. Pero ang DAR may kakayahan yan. No? Pero kung tatanggalin nila yan, ibibigay sa DA, ay talaga hindi mabibigyan ng support services. At diyan nag-fail ang land reform kapag walang support services. Anong gagawin mo sa lupa? Wala ka namang binhi, wala ka namang mga technology, na wala ka namang mga equipments para gawin yan. At yan dapat ang gawain din ng DAR. No? Kaya kung i-involve din yan, tatanggalin yung mga manggagawa na tumutulong sa support services, no? Ay talagang walang support ang mga farmers. Pero po nagsimula itong ganitong kaisipan na alisin yung pondo sa DAR at ilipat sa DA. May nakuha ko kaming dokumento as early as 2010 nung pagkupo ni Presidente Noy, may marginal note na po si Secretary Abad kay Yusek Relampagos na sinasabi doon na zero personnel by year 2014 and paglilipat ng support services. So, pero ngayon po, doon sa item number 5 ng DAR budget, na may nakalagay po doon na isang special, item number 5 special provision na talagang dapat i-implement na po yung paglilipat ng pondo at personnel by 2013. Pero meron pa pong separate na tinatawag na directive si Secretary Abad dated August 18 addressed to Secretary Hill na gusto nila yung pagbabawas ng personnel ay magsimula na by October this year.
So, ang sa amin is, taliwas ito eh. Hindi po inamin ni Secretary Hill noong budget hearing that yung itong ginagawa ni Secretary Abad, yung pagsisingit ng mga item